Miss Toots Opley raising her hand. Ma'am, it's Senator Marcos's time. I'll recognize the OFW groups because we called this meeting specifically to have the OFW side. But let's give the senators their time first. Senator Marcos. Don't worry. I will actually get to the OFW representatives. Okay, pero balikan muna natin itong kung saan nagsimula lahat itong issue na ito. At itatanong ko lamang, Commissioner, sino bang nag-utos na baguhin ang pulisiya ng Bureau of Customs na buksan? Imbis na kagaya ng dati na hindi na binubuksan ang mga balikbayan bus at kayo'y nagdeklara na ang bagong pulisiya ng Bureau of Customs ay bubuksan lahat ng balikbayan bus. Nagsimula po yan nung kinausap po namin yung mga freight forwarders. Kasi nagre-review po ako eh. Na ang sabi ko sa kanila, ito ang nangyayari. Ang sinasabi nyo is that the freight forwarders were the ones who sila ang nakiusap sa'yo na pwede ba buksan ninyo lahat ng balikbayan box? Hindi po. Sino ngayon ang nakaisip ng bagong polisiya na yun? Kami po. Actually, that policy... Kasi sino sa kami? Ikaw yun? Wala namang ganitong polisiya hanggat pumasok ka. Kaya ang iisipin namin lahat ay galing kay Commissioner Lee na ito. Opo, pero yung ginagawa na rin po nung araw yan... Hindi talaga ginagawa nung araw yan. Kaya nga nagkagulo na ganito. Kaya nga nagre-reklamo ang OFW dahil dati wala namang ganyan. Ba't ngayon nagkaroon? Anyway... kung yan ang naging bagong pulisiya ninyo, saan nang galing yung bagong pulisiya na yan? Ano naging dahilan kung bakit naisip ninyo na siguro dapat ngayon palitan natin ang dating gawi at gagawin natin ay bubuksan na ngayon natin lahat ng balikbayan box? Tama po kayo dyan. Sapagkat meron po mga derogatory reports also na ginagamit po yung ating quote-unquote balikbayan doon okay. Po sa mga illegal drugs at saka po itong, doon sa... Itong mga report ba ito? Report lang? Haka-haka lang ito? Chismis ito? Kwento lang sa inyo? O meron kayong investigation report na nakakapagsabi nakahuli kami ng ilang balikbayan box na ang linalaman ay armas, ang linalaman ay droga, linalaman ay kontrabando? Meron ba kayong ganung sa palagay namin 30% ng lahat ng pumapasok na balikbayan box may problema o may hindi ginagamit sa tamang paraan? Meron po. Ba kayong ganun? Meron po. Ano nasaan ngayon yung report? Ibibigay po namin sa inyo ang aming... Ilan sa report na yan, ilan ang estimate ng mga investigador ninyo na sa balikbayan box na merong ginagamit sa pag-smuggling o sa pagpasok nga ng mga contraband? Ang hinahanap ko rito ay numero dahil para makita natin kung gaano kalala ang problema na na-identify ninyo. Bibigyan po namin kayo ng report. Wala ba kayo dyan? Siguro... para maging maliwanag sa ating mga miyembro kung ano ba talaga ang how large is the problem and how was it so large that it justified triggering this change in policy. While you are looking for that, para tuloy-tuloy tayong usapan natin. Nung naisipin ninyo itong policy na ito, nakipag-ugnay ba kayo sa OWA, sa POEA, sa DFA regarding na halimbawa iniisip namin DFA, OWA, POEA. Iniisip namin baguhin ang pulisiya ng Bureau of Customs, bubuksan kaya natin lahat ng mga kahon ng balikbayan box. Ano sa palagay ninyo? Meron ba kayong ganung klaseng konsultasyon? Ang konsultasyon po ang ginawa namin through the freight forwarders. Nagpatawag po ako ng meeting na ganun po ang aming gagawin. Pero hindi konsultasyon yun. You are informed, sabi mo, tinawag yung freight forwarders para
mapaalam sa kanila na yun ang inyong gagawin. Ibig sabihin, you're just informing them. You're not consulting them. Tama po kayo. Oh, sige. So, did you have consultations? Na meron kayo, nakapag-meeting ka ba sa representative ng DFA, ng OWA, ng POEA, ng grupo ng mga OFW? Sinabi nyo, kasi nagkakaproblema, may report kami rito, madaming problema, kailangan buksan na lahat ng mga balikbayan box, ano sa palagay ninyo. Meron ba kayong konsultasyon na gano'n? Wala po. Wala? Opo. Sige. Okay. Ang naging simula nitong lahat ay yung inyong claim ay sinabi ninyo na ang problema nga ay ginagamit yung balikbayan box para mag-smuggle ng drugs at saka armas. Yun na nga, tinatanong ko sa'yo, ay ilan na nga ang Commissioner Overo was waving his hands earlier. Maybe we have those figures now. Our Deputy Commissioner for Intelligence, Gerald okay. Dolosa, will answer that. Let us hear from him, please. Good afternoon, Your Honor. Good afternoon. Actually, I have here record ng mga seizure ng Bureau of Custom covering 2014 up to 2015. Sa MICP alone, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, meron po doon na 7 containers na apprehension. 7 containers. 7 containers? Yes, Your Honor. Anong linaman ng containers okay. na yun? Balikbayan box ba ito? Actually, lahat po ng pumapasok doon sa MICP, balikbayan box. Okay. Nakahalo po ito doon sa containers na may mga balikbayan box. I would like to give an example. Like for example, meron pong nahuling isang ATV, all-terrain vehicle, use. Nakahalo po ito doon sa mga balikbayan boxes na nasa loob ng isang container. Yes, yes, yes. Pero hindi. Yeah. Ang sinasabi mo yung pagbukas ng container. Ano hindi, ang tinatanong ko, kung ano yung ilan yung balikbayan box na may baril, na may shabu, na may okay. Contraband ng kahit na anong klase. Eh, siyempre, pagbukas mo ng container, ang ATV, paano di itatago sa loob ng balikbayan box yun? Hindi na relevant yun. Tama po. Pinag-uusapan ko, yeah. Yung ilan ang identified ninyo na kaso na ang linaman ng balikbayan box ay droga, armas. Dahil yan ang inyong, yan ang inyong statement eh. That balikbayan box are being used to smuggle drugs and firearms. How many cases do you have on record that a balikbayan box contained arms or drugs? Para simple. I will be very specific, Your Honor. Actually, yes, sa intelligence group, we were able to apprehend only 2. Dalawa lang po. Ito po yung mga commercial... 2 balikbayan boxes? Not actually 2 balikbayan boxes, pero isa po ang consignee nito. Teka. Yeah. Let us limit our discussion to balikbayan box dahil yan ang usapan dito. Tama po yun. Okay. Isang consignee... Ilan ang balikbayan box na nahuli ninyo na ang linalaman ay armas o droga? Hindi po armas... O ano nga? It's a commercial goods, commercial quantity. Hindi yan ang ginawa okay. ninyong dahilan kung bakit ninyo ginawa ito eh. Ang public pronouncement ninyo ay ginagamit ang mga balikbayan box upang magpasok ng armas at saka ng droga. So, kaya okay. dahil doon, kami ngayon sa Bureau of Customs ay bubuksan namin lahat ng balikbayan box. Okay. Sigurado naman ako na hindi nyo gagawin ito na walang dahilan. Ngayon, ang hinahanap ko sa inyo, ano yung dahilan na yon? How many balikbayan boxes have you opened that contained arms or drugs? So far, Your Honor, negative sa balikbayan box. Okay. I would like to inform Your Honor, so, I could... where did the information that balikbayan boxes are being used for arms and drugs come from? Your Honor... Kung wala kayong, you have none of your own experience. Yung pong mga nahuli na mga drugs, ito po yung mga outbound shipment. Yung pong mga nahuli na regulated drugs. Okay, hindi na balikbayan box yan. Like for example, mga ecstasy. There is no balikbayan box going out of the Philippines. Balikbayan boxes only come into the Philippines, as far as I understand. Am I correct? Okay. Tama po, Your Honor. So, huwag na natin pag-usapan yung outbound. Dahil hindi yeah. balikbayan box. Sinasabi ko lang po. Ang nais ko lang pag-usapan ngayon ay balikbayan box. Okay? Okay, I understand that your investigation ranges not only on balikbayan boxes. Yes, tama but po. The issue of the day is balikbayan boxes. So, let us focus on that. Okay.
How many? What? So you have already stated that no balikbayan boxes have been found to contain arms or drugs. So far, meron ba? Baka meron ba? Maraming nakalusot. Pero so far, wala naman kayo nahuhuli. So far po, sa record namin, wala. Kung balikbayan ang pag-uusapan. Yan lang ang ating pag-uusapan. Yes, okay. Or no? Now, saan ngayon nagkaroon na, well, maybe I should...